Dito sa Kadapawan City, nagsagawa ng protesta ang mga magsasaka kasamang ilang grupo. Gusto lamang nilang iparating ang kanilang hinaing sa mga namumuno sa lalawigan ng North Cotabato. Isa rito ay ang pagkain para sa kumakalam nilang sikmura. Pero ang ingay ng kanilang sigaw nahaluan ng isang tunog na hindi inaasahan. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng mga baril. At sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang natagpo ang nakalugmok. Wala ng buhay. Personal kong tinungo ang probinsya para alamin kung ano ang nagtulak sa mga magsasaka para sumama sa protestang nauwi sa madugong engkwentro. Mula sa mga burol ng barangay Malibatuan, Arakan, North Cotabato, ang karamihan sa mga magsasakang nagprotesta noong April 1. Upland farming ang umiiral dito kaya mga pananim gaya ng mais ang karaniwang itinatanim nila at itinuturing na pangunahing produkto dito. Pero nang tamaan ng tagtuyo nung isang taon pa ang North Cotabato, bunga ng El Nino, ayon sa Provincial Agriculture Office, mahigit 13,000 hektarya ng mais ang nasira, kung saan halos 15,000 naman ng mga magsasaka ang naapektuhan. Nobyembre pa nung isang taon, nang simulang pahirapan ng matinding tagtuyot ang mga magsasaka dito sa Barangay Malibatuan, isang dahilan ito kung bakit hindi pa makapagsimula magtanim ng mais ang mga magsasaka rito. May ilang sumugal na magtanim sa kabila ng El Nino, pero hindi pinalad. Kuya, ano man nangyari sa... Kuan, lagi init. Matindi. Oo, lagi ulan. Kahit nagtanim na, tumubo, pero namatay. Oo, wala na ulanan. Dahil walang ulan. Ulan. May mangilan-ngilang bunga ng mais, pero sapat lang para patuka sa kanilang mga manok dahil kakarampot na lang ito. Karamihan ng mga magsasaka, nakadepende ang kita mula sa mais. Nadaan na namin ang grupong ito ng mga magsasaka na umani ng mais kamakailan. Ang dati raw na inaani nilang 250 sakong mais kada anihan mula sa 2.5 ektaryang lupa, ngayon 13 sako na lamang. At ang epekto ng napakalawak na imaheng ito ng tagtuyot ang nagdala sa kanila sa isang madugong sitwasyon. Isa sa mga naging biktima sa karahasan sa Kidapawan ang 22 anyos na si Darwin o mas lalong kilala bilang Bambam. Dito sa sarili niyang burol sa Sitio Katindo, Barangay Malibatuan, Arakan, North Cotabato, wala ang kanyang bangkay dahil kailangan itong sumailalim sa ikalawang otopsiya. Panganay sa 7 magkakapatid, si Darwin Sulang o mas kilala bilang Bambam. Kasama niya noong April 1 sa protesta ang kanyang ama na si Ibaw at ang 15-anyos na kapatid na si Nel. Nasaan ho si Bambam nung kasagsagan ho ng rally? Kasama ko, sir. Magkatabi kayo? Wala, sir. Dahil maraming araw, maraming mga tao na, sir, hindi na kami nagkita, sir, kung saan siya. Paano niyo ho nalaman na may masamang nangyari kay Bambam? Yun, pagka pizza tree, sir, yun na, mayroong yung... Ano, stop ng spotwood, napalapit ako doon, sir. Sabi ko, ma'am, pwede makitingin ng yung mga patay at saka yung nasugatan kung paano.
Ngayon, sabi ng kwan, baba, yung staff, bakit? Sabi ko yung anak ko, hindi nakauwi dito sa compound na ito. Yung binidyo nila, sir, na ano. Yan, nakita ko na talaga yun si Bambang, nakaganyan. Nagagawa ng, yung ulo niya, natakipan ng, kwan ng, yung kwan niya, damit. Dahil naka-jacket yan. Ito, mayroong kwan niya, kwintas dito. Si Bambam ang nakuhanan sa videong ito. Ilang minuto pa ang lumipas, dumating na ang labi ni Bambam sa kanilang tahanan. Napapalamutian ng mga bulaklak na papel ang kabaong ni Bambam. Ginawa mismo ito ng kanyang mga kapatid. Papel na bulaklak dahil walang mabubuhay na bulaklak sa kanilang paligid sa ilalim ng pananalasa ng El Niño. At wala rin namang pambili ng totoong bulaklak ang pamilya. Bago ihatid sa huling hantungan ang labi ni Bambam, isang ritual ang isinagawa para itaboy umano ang mga di kanais-nais na mga bagay tala ng pagpanaw. Panubad-tubad ang tawag dito. Magat-lagat ni Lista Ruta Usay. Panawagan siya na hinaut na sa kamatayan ni Bambam na dili na unta maitabo sa ubang lugar. Kung naitaboy man nila ang kamalasang hatid ng kamatayan sa pamamagitan ng isang ritual o paniniwala, mukha namang hindi pa rin maiilagan ang epekto ng El Niño na unti-unti namang pumapatay sa kanila. Ang tuyot ng lupa katumbas ay gutom para sa mga taga-Malibatuan. Kaya naman ang iba, napipilitan ng dumiskarte ng kanilang kakainin. Mula dito, maglalakbay pa kami ng migit kumulang sa 30 minuto sakay ng habal-habal para bisitahin naman yung iba pang magsasaka. Okay, tara, kaya. Ikalayon sa tahanan ng mga sulang, ang Puro Kamarag, sako pa rin ng barangay Malibatuan. Kaliwat kanang bakanting natuyong lupa ang matatanaw sakay ng habal-habal. Bukod dito, sira-sira pa ang daan. Anong barangay na ito? Kamarag. Puro Kamarag. Halos walang aktibidad sa Puro Kamarag nang marating namin ito. Walang nag-aararo ng bukid, walang nagtatanim. Hindi ito ang unang pagkakataon na naranasan ng mga taga Puro Kamarag ang matinding tagtuyot. Taong 1997, kwento ni Jackson, tinamaan na rin sila ng drought. Pero may kaunting kaibahan nga lang, walang karahasang naganap noon. 1998, okay. Napunta kami doon sa Kilapawan noong Marso. Marso na. Binigyan ba kayo ng bigas? Yeah. Binigyan na kami ng bigas. Isang kaban? Kada pamilya, isang kaban. Kung walang ulan at tubig na kinakailangan ng mga magsasaka para makapagtanim ng mais at iba pang produkto, gutom daw ang inaabot ng ilan sa mga taga rito. Ito naman ang nagtutulak sa kanilang gumawa ng sarili nilang paraan
para mayroon silang makain. Tungkuan pa September, may nagtanong mo mais. Mutoy nag-abot ang ilaga. Ilaga. Tapos, ano ito nga, magpagka-November, sugod na magkuan-ugkuan, ilaga. Dati raw itong sapa noong dinadaluyan pa ito ng tubig. Pero natuyot na at pinaglulunggaan na lamang daw ng mga dagang bukid. Itong pag-uuli namin. Marami kami. Maliban sa pamilya ni Jackson, naghagilap na rin ang mga dagang lungga ang ilan pa nilang kapitbahay. Ginalugad nila ang mga kasingit-singitang inaakala nilang pagtataguan ng mga bubuit. Maya-maya lang, may naispatan ng daga ang mga residente. Ano? Ang laki ah. Buhay pa? Ay, hindi na. Bago nakahanap ng isang daga, inabot rin sila ng kalahating oras. Katanghali ang tapat na kasi sila nagsimulang manghuli dahil galing pa sila sa burol ni Darwin. Ba't nahihirap humanap ng daga ngayon, tanto oras? Tapagod po sila kayo dahil sa init, maraming butas. Ulilit ko itong... Sa ilalim? Pa. Oo. Sa ilalim ng tirik na araw, maging ang mga bata, walang humpay sa paghahanap ng kanilang uulamin sa pananghalian. Kung may magtuyang, tamo ho. Ilang minuto pa, kahit isang daga pa lang ang nahuhuli, nagpasya na si na Jackson na tumigil na sa paghahanap. Malaki ba yan o maliit lang? Malaki ito po. Malaki yan. Minsan nakakailang daga kayo, marami rin. Sa kanilang pamamahinga, nagbaka sakali ang anak ni Jackson na akitin ang puno ng niyo. Pinaglulunggaan din daw ito ng mga daga. Oo, oh, yun ang tandaan namin pag mayroong pugan. Nandiyan po sila. Yung mga kinakain yung daga, walang problema yan sa mga bata, sa mga anak nyo. Wala. Kumakain sila talaga ng daga. Wala. Kaon po sila kay bukod sa upan. Wala'y makaon na makaon din eksakto. Wala'y bugas. Sabi na lang firme. Kaon makaon. Dahil walang bigas, saging na saba na lamang ang nagsisilbing kanin nila. Habang hinihintay maluto ang pananghalian, ipinakita muna ni Jackson sa akin ang matinding epekto ng El Nino sa kanya mga pananim. Una naming pinasyalan ng isang ektarya ng rubber trees na ngayon matumal ng kumatas ang dagta. Ang dating 30 kilo ng katas na inaani nila kada 15 araw, ngayon 10 kilo na lamang. Gaano katanda na itong mga rubber tree niyo? 5. Anong napansin mo nung tagtuyot? Humina ba ang ano? Hina ang kanya, tubod. Ang kamay. Dagta? Hmm. Humina. Dagdag kita sana ito. No, hina rin ang tulo dahil sa tagtuyo. Oh. Ito naman ang aming anak buhay para makapag-arali yung aming anak. Sa 6 na anak ni Jackson, 4 dito ang sigurado ng hindi makapagpapatuloy ng pag-aaral ngayong taon dahil sa tagtuyo. Paano yan? Hihinto sa pag-aaral yun? Hinto. Dahil ito naman ang aming anak buhay. Yung pag-aaral. Hindi rin nakaligtas ang isang ektarya mahigit ng mais. Ito yung isa sa mga natuyo na. Ito, kinagatan ng daga ito yung mga natitirang bunga. 4 na sako lang, ang harvest ko. 4 na sako? Sa ilang ektarya? Sobra isa na. Sobra isa? Pero natuyo na ito. Natuyo na. Natuyo na.
Pinalikan namin ang nilulutong pananghalian. Hindi pa malinaw kung kailan magbabago ang putahe na nakahain sa hapag ni na Jackson. Pero sigurado akong may ilang buwan pa nilang pagsasaluhan ito hanggat patuloy ang pananalasa sa kanila ng El Niño. Karne ng daga na may kaunting sarsa, pang-ulam sa saging na saba. Ito ang pagsasaluhan ng pamilya Bantalan ngayong pananghalian. Maging sa saging, bumabalatay ang tindi ng pangis ng El Niño. Makikita mo raw ito sa mga itim na guhit sa mismong saging. Nanay, sakit ang saging, umikan sa init. Hindi na bago ang ganitong putahe para sa pamilya ni Jackson. Saging na lang tirme. Among makaon. Matay. Para sana mo itong kwan. Laga. At tila minana niya ang kapalaran ng mga magulang dahil kapag wala nang makain, dito sila dumedepende o umasa. Yung pagkain ba ng laga, ano yun? Dahil nagugutom kayo? Ganun ba? Wala kayong makain? Yun ba yung ginagawa niyo ba to dahil doon? O ginagawa niyo to kahit meron kayong pwedeng ulamin? Nakakwan. Gumikan ka kay palagi makaon, pumus na lang din makaon. Anong pakiramdam na puro daga lang ang kinakain? Puro daga. Ang iba na yung pakiramdam ko, parang lumabas na. At hindi na mag-ano tungkol sa aking sa loob ng lecha. Nasusuka ka na. Ang tagtuyot o dry spell at drought ay hindi na bago sa lalawigan ng North Cotabato. Kung pag-uusapan po natin ang epekto sa drought sa crops, ang pinakaunang tatamaan talaga ay yung nasa upland crops like corn. Dependent po sila sa rainfall ang corn. Papasok pa lamang ang buwan ng Setyembre nung isang taon, dumalang na ang pag-ulan. Umigting na ang dry spell na naging drought, kaya wala namang nakapagtanim ng mais. Ang isang solusyon daw na ipinangtatapat kadalasan sa problema ng drought ay ang cloud seeding, isang artipisyal na paraan ng pagpapaulan sa pamamagitan ng pagtatanim ng asin sa mga ulap. So nagkaroon sila ng cloud seeding ng buwan ng January. Nung maubos yung kanilang sorti, nung natapos nila yung kanilang 60 hours, kami naman ang parang nag-back up. So ang probinsya nag-allocate din ng pundo para sa cloud seeding ng additional 60 hours. Mula noong nag-start kami ng cloud seeding, talagang kung minsan hindi kami pinalag na magkaroon ng seedable clouds. At kung minsan ay bumabagsak po sa ibang lugar, hindi po natin maiwasan yon. At nangyari na nga ang hindi inaasahan. Hindi na iwasan ang sigalot sa pagitan ng mga gutom na magsasaka at sa hanay ng mga pulis na may katungkulan namang pangalagaan ng katahimikan. Matapos ang karahasan, may nabuwis pang mga buhay. Halos taon-taong tumatama ang tagtuyot sa kanilang lalawigan. Isang kaganapang dala ng kalikasan na napag-aralan at napagtiyagan ang harapin ng mga residente ng Arakan. Pero ang tanging hiling nila, huwag na sanang mangyari ang ganitong karahasan. Hindi na raw bago ang pagsunod ng mga magsasaka sa NFA sa Kinapawan City at ang pagsasagawa nila ng protesta bunga ng gutom. Buhay na ang kapalit. Bilang negosyador para sa mga magsasaka, nasaksihan ni Father Jeremiah taong 1992 at 1998 ang hinaing noon ng mga magsasaka bunga ng pahirap ng drought. Taong 1992, napilitan daw pasukin ng mga magsasaka ang warehouse ng NFA para kumuha ng bigas. Napauwi ang malaking grupo. May ibang grupo na
narangsak nila ang bodega, sinira nila mga pader, kinuha nila ang naiwan na palay doon. Napreso ako. Dahil dito, nakulong ang mga magsasaka kasama si Father Jeremiah. 28 days kami in jail and then napiansa. Pero nagkasakit ang marami sa mga farmers. Kasama namin isang attorney. Pinawalang sala sila dahil na rin sa resolusyong inilabas ng korte. In case of extreme necessity, ang mga tao may karapatan mabuhay. The right to survival. Salus populi suprema rex. The survival of people is the highest law. Taong 1998 naman, muli na namang nagkaroon ng drought sa lalawigan. Taggutom na naman ang inabot ng mga magsasaka, kaya nagsagawa na naman sila ng rally. Maraming nakapikit sa harap ng NFA. And then, negotiation, nakasama din ako sa negotiation, and then pumayag ang mga authorities and NFA na distribute ang bigas. Kaya si Father Jeremiah, gulat na gulat sa nangyari. Dialogo lang naman daw ang kailangan para maiwasan ang karasan. Nag-usap pa kami, nagsimula ang gulo. Nagbarka na sa mapa ang lokasyong ito dahil sariwa pa ang nangyari. Anumang aktibidad na nanggagaling sa loob ay binabantayan agad. Isang araw bago ihatid sa huling hantungan ng alabi ni Darwin o Bambam, napuno na naman ng mga uniformadong pulis na naka-full battle gear ang harapang bahagi ng Spotswood Church. Ayon sa isang pulis na aming nakausap, binabantayan nila ang pagdagsa ng daan-daang katao mula pa sa Davao na makikipaglibing at makikiramay sa pamilya ni Darwin o Bambam. Hindi lang pakikiramay, kundi pakikiisa na rin po sa mga magsasaka ngayon na hindi na lamang biktima po ng gutom, kundi biktima na rin po ng karahasan dito sa Davao City. Itinanggi rin ng grupo ni Nashina at ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na hindi sila nagpakalat ng libreng bigas. Sa consultation nila sa mga chapters nila ng KMP, they came up with this plan na magprotesta dito sa baba para singilin yung calamity fund. Walang miscommunication. Alam nila na pagbaba nila rito, may protestang magaganap. Hindi dahil may libreng bigas, kaya sila bumaba. Mali yun. Kundi may sisingilin tayo na bigas na calamity fund sa gobyerno. Enero pa lamang nitong taon, kabilang sa idineklara sa ilalim ng state of calamity ang ilang bayan sa North Cotabato. Nag-relief operation kami kahit walang El Nino. Kaya nakakapagtaka na hindi na monitor ng opisina, ng munisipyo at ng barangay na may kakulangan. Klaro na mayroon kaming mayroon inilatag na proseso na mamimigay tayo ng bigas, pero mauna muna kayo. Barangay muna, munisipyo, then mag-o-augment ang province. Matapos ang karahasan noong April 1, wala nang humpay ang tulong na natatanggap ng mga magsasaka sa Arakan. Kami ay narito mula sa malayong lupain. Natuyo ang sakahan, binitak-bitak ng El Nino. Sunod-sunod na rin ang cloud seeding operations na isinasagawa ng pamahalaan para piliting paulanin at wakasan na ng mas maaga ang tagtuyot. Nailibing na ang mga nagbuwis ng buhay para lamang makahingi ng kaunting tulong.
para wakasan ang gutom na kanilang dinaranas. Ilaban doon nato untay karapatan nga dinapangayon nato kay David Cronag. Kumanak kang dulo sa lupang tanga. Dili banang niya gipangayo kung dili bugas. Tungod sa iyang pagtabang sa mua alang, aaron kami makakaon, kay wala nami makaon. Sa lupang tanga ko, hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga nagbuwis ng dugo. Pero maasa ang pamilya ni Darwin na magbibigay daan ito para sa isang mas matagalang solusyon sa problema ng gutom at kahirapan sa kanilang lugar. Hiling nila isang solusyon mapayapa at malayo sa karahasan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Taruk at ito ang Eyewitness. Ngunit di namin inakala nasasalubungin nyo ng bala mga kumakalam na sigmura ng gibulibong magsasaka. Tumanak kang dugo sa lupang pangako, ayaw ngaw ng mga kunglo.